Mas maunlad na kalakalan, mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Ilan lang ito sa mga benepisyo ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Agreement sa bansa ngayong niratipikahan na ito ng Senado. May ulat si Mela Lasmora. Ikinatuwa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagratipika ng Senado sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Agreement. Pero bago makalusot, dumaan muna ito sa mahabang debate ng mga mambabatas. We don't join RCEP, definitely. We will not be able to expand the exports. We will not have a hard time convincing these people to come in and do foreign direct investment in our country. Sa ilalim ng RCEP, mapapadali ang proseso ng kalakalan sa pagitan ng 10 member states ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama ang iba pang trading partners nito kabilang na ang China, Japan, South Korea, Australia at New Zealand. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, dahil sa RCEP, mas gaganda ang posisyon ng Pilipinas bilang isang investment hub dahil mas mapalalawak pa ang ating pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Sabi naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno, mas marami ang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. At para naman kay Budget Secretary Amena Pangandaman, dapat masulit ng Pilipinas ang benepisyo ng RCEP dahil malaki rin ang maitutulong ito sa pagtupad ng Agenda for Prosperity ng Administrasyong Marcos. Sa Kamara, una na rin ipinunto ni House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang kahalagahan ng RCEP. The RCEP agreement is a manifestation of the member countries' resolve to hasten the opening of markets, reinforce regional economic integration, commit to an inclusive and rules-based multilateral trading system, and most importantly, contribute to the world efforts of salvaging plummeting economies due to the COVID-19 pandemic. Pero ang Makabayan Block tutol sa kasunduan dahil mga nganib umano ang sektor ng agrikultura. Hindi tunay na makikinabang ang Pilipinas sa RCEP at mga kaparehong kasunduan hanggat walang seryosong programa ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalakas ng lokal na produksyon. Pero una nang nilinaw ng NEDA. With regards to the potential or the allegation that the agricultural sector could be hurt, that's there's no truth to that, as I said earlier, because whether or not there is RCEP, we need to invest in agriculture. We need kinakailangan natin ma-address yung mga concerns. Yung mga problema ngayon ng agriculture has nothing to do with the RCEP. Mela Lasmora para sa Bayan.